Good morning. Back to basic muna tayo. So meron tayo dito papalitan ng brake pad, no? Viperman 150. So hindi mo na kailangan dalhin sa mga mekaniko, kapatid, kapag magpapalit ka ng brake pad nito, dahil ito ay napakadali lang palitan. Unang-una, ito lang tatanggalin mo. Isa, tapos dun sa taas, ayan. Dito natin silipin. O yan, yung tornilyo na yan. Ayan, pangalawa. Yan lang, kapatid, ang tatanggalin mo. So ito, maluluwag na ito. Niluwagan ko na kanina. Madali na lang itong tanggalin. Napakadali lang nito, kapatid. Kayang-kaya mo ito. Walang ka-problema. Okay, pagkatapos niyan, uhugutin mo na yung ating caliper. Dito. O, ayan na. So pagkatapos mo matanggal yan, kapatid, babanatan mo to ng Allen wrench, no? So kasi ako, hindi ako gumagamit ng Allen wrench, no? Allen bit yung ginagamit ko, para talagang mas secured na secured yung ating mga hex. Ayan. Kabila. Okay. So natanggal na. Huhugutin mo lang yan, kapatid. So pwedeng gamitan ng pliers, pwedeng gamitan ng kahit na anong panghugot. Pwedeng yung Allen wrench nyo rin na ginagamit. Okay. So hindi kaya na isang kamay, tatanggalin ko muna yung camera. Yan, lipat ko muna kayo dito. Okay, tutukod ko muna kayo dyan. Then, tanggalin ko muna ito. Alright, medyo matigas. Gamitan na natin ang pandiinan. Okay, so ito, kailangan nyo rin itong linisin, kapatid, no? Lihahin, yan. Lihahin natin yan, para hindi na tayo mahirapan mamaya sa pag-i-install. So ginawa ko tong content na ito, kapatid, kahit na basic lang ito, dahil alam ko na marami pa namang hindi gaanong naka-experience nito at gaanong kabisado. Okay, medyo makapal pa yung kanyang brake pad, pero pinapalitan niya na. So okay lang. Tatanggalin nyo ito. Kapag hindi nyo ito matanggal, kapatid, mayroon tayong content na kung paano ito tinatanggal, no? Ayan. Pagkatapos, kapag natanggal na natin yung ating bracket, ipipreno nyo lang para lumabas itong dalawang piston. Ipipreno-preno nyo para lumabas yung piston. At kaya natin pinapalabas yun, kapatid, dahil i-steel brush natin, lilinisin natin yung piston para hindi pumasok yung doon. Pero hindi mo siya palalabasin lahat, no? Kasi pag lumabas yan lahat, delikado yun, kapatid, papasokin ang hangin yun, baka mag-bleed off kayo nun. So if ever na gano'n naman ang mangyari sa inyo, meron din tayong content nun kung paano mag-bleed off. Pero huwag nyo lang paabutin sa lumabas. Okay, yung isa lumabas na. Okay na yan, harangan na natin dito para yung isa na naman ang lumabas. Okay, so hanggang dyan lang. Okay na. So lumabas na, linisin na natin yung piston. Para pag ipinasok natin, kapatid, hindi pumasok yung dumi sa loob. So, medyo kinakalawang-kalawang na to, no? Okay, pag na-steel brush na, malinis na, ikutin natin para yung iba na naman yung malinisan natin. So, palibot yan, kapatid, ha? Palibot. Okay. So, iba kasi, ang ginagawa nila, pag binaklas nila itong brake pad, diretso, kabit, no? Hindi na nila nililinis ito. So, sa mga kapatid natin dyan, mekaniko, dapat nililinis natin ito para, kapatid, smooth ulit, no? Malambot lang yung preno, hindi stack up. Pag umikot yung gulong, maganda. So kasi pag medyo stack up ito, naku, asahan mo, mahal na nga ng gasolina, mas lalo pa itong tatakaw. Dahil imagine, tumatakbo ka ng medyo nakapreno ng konti. Hindi maganda, di ba? Okay, so itong isa medyo kinakalawang na. Okay, pagkatapos niya, kapatid, wala ka na ibang gagawin kundi ipapasok mo na lang yan. So kung ipapasok niyan, kapatid, pwede niyong gamitan ng C-clamp, no? Kung wala kayong C-clamp, buha lang kayo ng tools na medyo malaki-laki, kagaya nito, 22mm, pwedeng 24. So pwede niyong ito ang ipang pasok dyan. Or even your plies niyo, kapatid, no? Pwede yan. O, papasok niyo lang, kailangan sabay. Dahil kapag pinapasok mo ang isa niyan, kapatid, lumalabas yung isa. Baka hindi mo mapansin na lumuwa yung isang piston. So magkakaroon tayo ng problema nun. Ayan. Okay.
Alright. So, okay na yan. Malinis na yan. Ngayon, ito, gagrasahan natin. Gagrasahan yan. Pag nagrasahan natin yan, saka na natin ipapasok doon. Okay? So, gagrasahan ko muna. Okay, gagrasahan natin. Suwabe-suwabe. Alright. So, malambot naman. Then, itong sinasabi ko na ito, kapatid, kailangan malinisan natin ito dahil para pag pinasok natin yung itong bolt na ito, eh maganda naman. So, hindi, wala akong liha rito, ibabapping ko na lang ito. Okay, kapatid, habang binabapping natin yun, eh gusto ko muna sana i-shoutout yung 139,300 plus subscribers natin. At shoutout din sa Rampage DIY Moto TV. Shoutout sa iyo kapatid, maraming maraming salamat sa suporta. Si Sack Mike Kent Kababat, shoutout po sa iyo kapatid, maraming maraming salamat. Maraming 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 salamat. Si Aga Cesar Vlogs, shoutout. No, pa-subscribe po yung mga channel dito kapatid na binablog ko. Si Ariel Hunting Vlogs, yan. Channel din po ito, YouTube channel din. Pa-subscribe naman po. Si Rigi Puntillas, maraming maraming salamat kapatid. Number one ka talaga ang supporters ng Kuyalan Moto TV. Si Rixky, Rixky, yan, shout out din sa iyo. Maraming maraming salamat kapatid. Si Danilo Pia from Sabang, Puerto Princesa, Palawan. So, shout out sa iyo. So, na-meet ko na ito. Si RD Works Ardia, shout out sa iyo kapatid. Yung request mo, ongoing na yon. For approval na lang. Si Mansueto Initeban, shout out din po sa iyo. Maraming maraming salamat po. Si Albert Martinez, shout out din po sa inyo kapatid. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa YouTube channel. Si Master Outdoor Appetite, napakasarap ng mga niluluto nito. Shout out po sa iyo kapatid. Bisitahin niyo po yung kanyang channel. Si Henley, yan, shout out din sa iyo kapatid. Maraming maraming salamat. Mga supporters po yan ng Kuyalan Moto TV. At kayo kapatid, kung gusto nyo magpa-shoutout, eh comment nyo lang po na magpapa-shoutout kayo. Marami pong salamat kapatid sa inyong suporta. Okay, so wala na kayong alisan dyan kapatid. No? Ito na yung kanyang brake pad at ito na yung ating allen bolt. Ayan, malinis na malinis na yan. Hindi mo na yan kailangan kapatid lagyan ng grasa ha, kasi baka pumasok or mapunta yung grasa na ilalagay ninyo sa brake pad mismo. So mawawalan kayo ng preno. Alright. So, yung mga bibilihin nyo kapatid, ang sa mga Viperman na kagaya nito ay pang smash, no? Pang sugan. Yan, pare-parehas na yan. Okay, din. So, ang unahin natin kapatid, kapag ganitong klase, yung brake pad na ikakabit natin ay itong walang sanga, no? Hindi ito. Ito. Ito ang unahin natin. Yan, doon sa pinakadulo. Sisiksik natin doon sa pinakadulo. Yan. Okay na. Dikit na yan. At ito naman kapatid, yung isang ito, yung may sanga, lalagay din natin dito sa pinakadulong dulo din, sa pinakagilid na gilid din. So, isasabit lang muna natin dito. Ayan, yung sanga niya. Okay? So, pagkatapos niyan, ilalagay natin sa pinakagilid. Kabila naman, kabilang gilid din. So, magkabilaan silang gilid. Pagkatapos, pipisilin mo lang itong brake pad kapatid, no? Pagkatapos, itutusok mo yung allen bolt natin. Ayan. Okay. O, yan. Napakasimple lang. Imaginin mo kapatid, no? Dito, ang palitan nito sa El Nido, Palawan ay nasa 100 pesos. Samantalang kung ikaw ang magpapalit nito, nakasave ka na ng 100 pesos. Hindi ko alam dyan sa inyo kung magkano palitan yan. O, tip ko lang ha. Kung maghihigpit kayo nito, itong dalawang allen bolt na ito kapatid, huwag nyong masyadong hihigpitan. O, yung tama lang, para sa susunod na magbabaklas kayo, ay hindi kayo mahirapan. Okay, kabit natin. Lipat ko muna kayo dito. So, mabilisan lang talaga itong video natin ito. O yan. Kalog na kalog pa siya. Then, pwede na natin ilagay yung ating dalawang bolt. Ayan. Ito kapatid, hindi mo na kailangang i-ano pa, i-bleed off.
So kung hindi naman lumuwa yung piston, hindi mo na kailangang mag-bleed ng fluid. Yan. Okay. Watch natin kung nagana. Ayan. Natin ha. Preno-preno natin. Ayan, gumagalaw. Nagpapangsyon. Ibig sabihin kapatid, okay yan. Okay na. Okay. So, nakasave na kayo kapatid ng 100 pesos kapag natutunan nyo ang pagkaka-install nito. Ayan. Diba? Napakadali lang. Preno. Okay na. Ganda. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat. God bless po sa inyo lahat. Ingat po kayo sa pag-DIY, no? Especially sa makina, sa wirings, at sa preno. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. Ingat po kayo.